I didn't come here to listen to whatever proposals you have for your charity. Matagal na akong sponsor ng charity na ito. I know everything. What I came here for is you. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-apat na kabanata. Pagkatapos maka-video call ni Angel ang kanyang anak, ay sakto namang kumakatok sa kanyang pinto ang kaibigan niyang si Lorin, na may dala-dalang bote ng wine upang ipagdiwang ang naging appearance ni Angel sa charity. Pero nang pagbuksan ni Angel ng pinto si Lorin, ay napansin na agad ng kanyang kaibigan na iba ang kanyang timpla. Kaya naman na makapasok si Lorin sa loob ng kondo, ay agad na nitong tinanong si Angel kung ano ang kanyang problema. Go ahead, spill it! Wika ni Lorin, sabay sali ng wine sa baso at abot noon kay Angel. Nararamdaman mo ba kapag may problema ako? Natatawang tanong ni Angel sa kaibigan. Of course! Para saan pa't best friend kita? Hello! Kabisadong kabisado na kaya kita, kaya wala kang maitatago sa akin na kahit na ano. So ano yun? Pag-uusisa ni Lorin kay Angel at siya kasumandal sa sofa. Huminga ng malalim si Angel bago siya magkwento. Naaalala mo naman si Mr. Anderson, hindi ba? Tumango si Lorin habang umiinom ng wine. Yeah, yung tatay ng anak mo na ipinagtabuyan ka at nagpanggap na hindi ka kilala kasi nabayaran ka naman na? What a jerk. Napakawalang modong tao. Pwede mo namang sabihin na oo lang. Sagot naman ni Angel. Tumaas naman ang kilay ni Lorin. Eh, totoo naman eh. Napaka-jerk niyang Mr. Anderson na yan. Kaya dapat lang nalaitin. So, what about him? Don't tell me nagkita kayo ulit. After all these years? Hindi sumagot si Angel at nag-iwas lamang ito ng tingin. At ang katahimikang iyon ay siyang nagpagulat sa kanyang kaibigan. Napabalik wa si Lorin at halos matapon pa ang iniinom niyang wine. What? How? Saan? Anong nangyari? Kanina sa charity event. Apparently, isa pala siya sa mga sponsors noon. Di ko malang chinek ng maiki. Nilapitan din niya ako at kinausap. Pero nagkunwari akong hindi ko siya kilala. Kaso mukhang kilala niya ako eh. Mukhang naaalala niyang lahat. Kinakabahang paliwanag naman ni Angel. Grabe nga naman. Napakaliit talaga ng mundo. Okay na yung 5 taon na wala siya sa buhay mo eh. Tapos ngayon, bigla mo na lang siyang makakasalubong at hindi ka pa nakaiwas. Hindi makapaniwalang tugon naman ni Lorin. Muli itong nagsali ng wine at sinalinan din niya ng baso ng kaibigan na kanina paubos. What do you plan on doing now? Tanong naman ni Lorin sa kaibigan. Halos mapahilamos naman si Angel sa kanyang mukha. Hindi ko rin alam eh. Natatakot ako na baka kunin niya si Baba. Hindi ko rin maintindihan ang nararamdaman ko eh. Galit na galit ako sa hayop na yun kasi talaga namang ginamit niya lang ako. Sinusumpa ko pang ang sukdulan ng magunaw ang mundo. Hindi ako babalik sa kanya. Pero kanina, parang nangingiba po sa akin yung pakiramdam na siya yung tatay ng anak ko. Na kahit anong gawin ko, parte na siya ng buhay ko. Nagugulo ang sagot ni Angel na tila ba hindi na rin maintindihan ng sarili. Pero do you realize na sa'yo na rin mismo nang galing na ginamit ka lang niya, diba? Baka nakakalimutan mo, tinaboy ka niya noon. Tama lang na magpanggap ka na hindi mo siya kilala. If anything, you need to toughen up and prove na hindi mo siya kailangan sa buhay mo. You don't need that man anymore, Angel. Kayang-kaya mong alagaan ang anak mo. Nagawa mo nga after all these years. So anong ikinakatakot mo? Natatakot ako na baka kunin niya sa akin ang anak ko. Diretsong sabi ni Angel. Tinapik naman siya ni Lorin sa balikat. Which is why hanggat maaari, iwasan mo siya at huwag na huwag kang titiklop. Paalala at payo ni Lorin sa kaibigan.
Kinaumagahan ay sinimula na agad ni Angel ang kanyang araw. Marami siyang appointment ngayong araw, kaya kailangan niyang madaliin ang mga bagay. Hindi na nga siya nakapag-breakfast pa dahil kailangan niyang agahan sa headquarters. Kailangan niyang patunayan na nararapat lang na siyang mag-appoint bilang pinakabagong head ng charity. Nang makarating siya sa headquarters, ay sinalubong siya ng isa sa mga volunteers ng charity. Good morning, Miss Angel. Meron pong dumating na sponsor ng charity at nandito po siya para makipag-meet about sa donation. Sabi nito, sabay abot ng mga papeles kay Angel, na agad namang kinuha nito. Okay, doon na lang ako sa conference room de derecho. Thank you. Nakangiting sagot naman ni Angel sa isang volunteer. Pumasok na si Angel sa loob ng conference room. At laking gulat niya nang ang makita roon sa kwarto ay walang iba kung hindi si Andre. Halos hindi makagalaw si Angel sa kanyang kinatatayuan habang nakatingin kay Andre na prente lamang na nakaupo sa mesa. Good morning! Bate ni Andre kay Angel. Pilit na kinalma ni Angel ang kanyang sarili dahil baka mahalata pa ni Andre na wala siya sa wisyo. Naglakad pa si Angel papalapit sa isang upuan at saka umupo roon. So, Mr. Anderson, you are about to donate some money to the charity, right? Tanong ni Angel kay Andre na malalim na nakatitig sa kanya ngayon. Tila ba pinag-aaralan ni Andre ang bawat anggulo ng mukha ni Angel? Ramdam naman ni Angel iyon, kaya halos hindi siya makatingin ng diretso kay Andre. Well, hindi naman basta-basta lang ang pagdodonate. Hindi naman tapon-tapon lang ng pera ang nangyayari dito because we're doing this for charity. Hindi naman namin gusto na isipin nyo na binubulsa lang namin ang mga perang nakukuha. So to clarify, I will be discussing the plans and projects of our charity for this year. Sabi ni Angel, sabay abot ng brochure kay Andre. Inisa-isa niyang ipiniliwanag ang mga programang nais nilang ilunsad ngayong taon. Pati na kung saan posibleng mapunta ang mga funds na mula sa mga donasyon ng mayayaman. Habang nagsasalita si Angel, ay napansin niyang hindi pa rin inaalis ni Andre ang titig niya sa dalaga. Hindi na nga nito ginalaw ang brochure na inaabot niya. Mukhang walang interes si Andre at baka nga wala pa itong naiintindihan sa mga sinasabi ni Angel. Is there something wrong, Mr. Anderson? May dumi ba sa mukha ko? Or are you even listening? I know medyo boring ang ganitong stuff, pero gusto lang namin maging transparent sa mga nagbibigay ng donation sa charity. Umayos ng pagkakaupo si Andre at saka seryosong tumingin kay Angel. Dahil sa ginawang iyon ni Andre, ay biglang napatuwid ng upo si Angel. Naging iba na rin ang kanyang pakiramdam. I didn't come here to listen to whatever proposals you have for your charity. Matagal na akong sponsor ng charity na ito. I know everything. What I came here for is you. Saglit na natahimik si Angel dahil pinakiramdaman niya ang sitwasyon. Lalo rin lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang tinatapangan ang sarili at saka seryosong tumingin din kay Andre. What do you mean, Mr. Anderson? Kung wala ka naman palang interest sa proposals, then I believe permahan mo na lang ang cheque at kontrata so we can wrap this meeting up. I don't entertain any personal matters here because I'm here for work. This conference room is solely for business matters. So let's keep it that way. Bahagyang napangisi si Andre. You've changed, huh? At kasabay ng pagbabago mo, nagsisinungaling ka na rin. Do you think maniniwala ako na hindi mo ako kilala? You know me, Angel. But you keep on insisting that you don't. Because I don't know you, Mr. Anderson. Prior to this day, I have never even heard of you. So excuse me, kasi I honestly don't have any idea kung ano mga sinasabi mo. Tatayo na sana si Angel nang bigla siyang matigilan dahil sa susunod ng mga sinabi ni Andre. Bakit ka bumalik sa akin after 1 month?
Bakit ka nagpakita sa akin pagkatapos kong putulin yung deal at bayaran ka? Did you wanna tell me something? Heck, did you want to reveal something, Angel? Ano? Were you pregnant? Is that what you wanted to tell me before? Buntis ka? We had a baby? Iyon ba? Tell me, Angel. Bakit ka nagpakita sa akin noon? Nakatalikod na si Angel kay Andre, subalit halos maluha siya sa takot nang marinig ang mga ibinibintang sa kanya ni Andre. Hindi siya makapaniwala na mayroong mga ganitong hinala si Andre tungkol sa kanya. Tama nga siya. Hindi siya nakalimutan ni Andre. Alalang-alala pa rin siya ni Andre hanggang ngayon. At mukhang wala siyang kawala rito. Huminga ng malalim si Angel at saka patigas na nagsalita. I don't understand. And I don't know what you're talking about. Kung tapos na tayo rito, umalis ka na lang. Umalis ka na lang bago pa ako tumawag ng mga guard para paalisin ka mismo rito. Tumayo si Andre at saka naglakad patungo sa harap ni Angel. Go ahead. Tumawag ka ng tulong kung yan ang gusto mo. Pero we both know na hindi mo ko kayang itaboy sa kwarto na ito. You want me in this room, Angel? Because you want me. Nagsisinungaling ka, and that's obvious. Your lips may blurt out lies, pero your eyes say otherwise. Hindi ako kailanman nawala riyan sa isip mo. We both know that. Lumapit palalo si Andre kay Angel na nakaiwas ng tingin sa kanya. Nang makalapit siya ng tuluyan sa dalaga, ay hinawakan niya ang mukha nito at saka iniangat at iniharap sa kanya. Hinawi ni Andre ang buhok na nakatakip sa mukha ni Angel at doon ay nakita niya ang mga nangungusap na mata ng dalaga. Tama nga siya. Puro kasinungalingan man ang lumabas mula sa bibig ni Angel. Ibang-iba naman ang nais iparating at ipahiwatig ng mga mata nito. I can never forget you, Angel. Bulong ni Andre, sabay angkin sa labi ni Angel. Noong una ay nagpumiglas pa si Angel, subalit hindi kalaunan ay sumuko na rin ito. Pinakinggan niya na ang tawag ng kanyang laman at mapusok na tumugo na rin sa halik ni Andre. Naanimoy uhaw na uhaw siya para sa pagkakataong ito. Samantala, magtatanghali na nang makarating si Philip sa headquarters. Meron pa kasi siyang meeting na kinailangang puntahan kaninang umaga. Kaya hindi niya na nasundo pa si Angel sa kanyang kondo. Wala nang ibang agenda pa si Philip ngayong tanghali bukod sa flight niya mamayang gabi. Kaya naman, yayayain na lamang sana niya ang kanyang fiance na mag-lunch at sabay na silang kumaing dalawa bago ito umalis ng bansa. Nagparada na ng kotse si Philip sa labas. Nang makababa siya ay saktong naabutan naman niya mga volunteers na nagpapak ng mga boxes para sa donation sa isang bahay ampunan sa Maynila. Sir Philip, good morning po. Napadaan po kayo. Nakangiti at magalang na tanong ng isang volunteer kay Philip. Tinanguan naman niya ang mga ito. Actually, I will fly out of the country later in the evening. Wala na akong ibang meetings at agenda ngayong hapon kaya I decided to check here sa headquarters. May nakalibutan din akong i-consult at papirmahan na papeles kay Angel. Paliwanag naman ni Philip. Okay lang naman po kami rito, sir. Pagkatapos po naming mapak ang mga boxes ay idediretso na po namin to sa bahay ampunan sa Maynila. Dalawang pickup truck po, bali lahat. Tumango si Philip. I see. Anyway, where's Angel? Nandyan pa ba siya? Tanong nito sa isang volunteer. Yes po, sir. Kaninang umaga po dumating si Miss Angel. Meron lang po siyang kamit yata ngayon si Mr. Anderson po. Magdo-donate po yata ulit. Kumunot ang noon ni Philip. You mean Andre? Paniniguro ni Philip na ikinatangu naman ng volunteer. Opo, kanina pa nga po sila sa loob eh. Maghintay na lang po siguro kayo sa office ni Miss Angel. O kung gusto niyo pong pumasok na lang kayo sa loob ng conference room, pwede naman po yata. Tila ba nag-ibang mukha ni Philip at nag-iba rin ang kanyang pakiramdam sa kanyang narinig. Kaya naman ang malamang kanina pa naroon ng dalawa ay hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon na puntahan ng mga ito.
Hindi na nag-abala pang kumatok ng pinto si Philip, bagkos ay basta-basta na lamang niya itong binuksan. Ano kayang madatat na ni Philip? May alam kaya si Philip tungkol sa nakaraan ni Angel? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.